Labanan ng mga Moro at Amerikano sa hulu ang mga makasaysayang pag-aaklas at pakikipagdigma ng mga Moro sa Mindanao na hindi makalimutan ang kanilang kabayanihan para sa pagpapalaya ng kultura, relihiyon at inang bayan. Ito ang kwento ng rebelyon ng mga Moro sa Budbagsak Hulu na pinangungunahan ng mandirigmang Moro na kilala bilang Panglima Hasan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-subscribe ang Mox One Channel at i-click ang bell icon para ikaw ay updated sa mga susunod na kwento. Mahigit 400 years of history na nakikipagdigma sa mga dayuhang mananakop ang mga Moro para sa kalayaan ng bayan at makapagtatag ng sariling pamayanan. Ngunit sadyang malupit ang tadhana nang ito'y sakupin ng mga Espanyol, Estados Unidos, Japanese Empire, pero ang mga Pilipinong Moro sa Mindanao ay hindi tumigil sa pag-aaklas. Ang mga katutubong Moro na naninirahan sa kanluran ng Mindanao ang may pinakamadugong digmaan sa mga dayuhang mananakop dito sa Pilipinas. Simula nang pumasok ang mga Kastila sa Pilipinas, daan-daang plano na isinagawa ng mga Espanyol para sa mga Moro sa Mindanao. Ito'y kung paano nila mapapaamo ang mga Moro at paano nila mako-convert ang mga Moro sa Kristiyano at kung paano nila maisa sa ilalim ang buong isla ng Mindanao sa kamay ng Espanya. Ngunit ito'y sadyang malabong mangyari dahil 100 taon pa bago pa dumating ang mga Kastila sa Mindanao, ang mga tao rito ay meron ng sariling relihiyon at ito ang relihiyong Islam. Kaya walang mapagpipilian ng mga Kastila, ang kanilang taktika ay girahin ito. Ngunit ang mga Moro ay hindi basta-basta. Lumalaban ito hanggang kamatayan. Kaya nagdesisyon ng mga Espanyol na gumawa ng kasunduan sa mga Moro para sa kapayapaan. At ito ay ginanap sa Hulusulu noong July 22, 1878. Matapos ang Treaty of Paris, pumasok ang mga Amerikano sa Pilipinas at ganun din. Ginira ng mga Amerikano ang Mindanao pero lumaban pa rin ang mga Moro. Nagulat ang mga Amerikano sa mga mandirigmang Moro dahil sa kanilang estilo sa pakikipaglaban. Dahil umano, sa kabila ng dami ng tama ng bala na natamo ng isang Morong mandirigma o mas kilala sa tawag na huramentado na ay nakakapatay pa rin sila ng sundalong kano. Tulad na lang ng isang magiting na war leader na si Sultan Panglima Imam Hasan na siyang ating tatalakayin ngayon. Noong 20th century sa isla ng Hulusulu dito sa Pilipinas, meron ng sariling gobyerno ang mga Moro, ngunit nung dumating ang mga Amerikano, sinira nila ito dahil sa layunin nilang palawigin ang gobyerno ng imperialistang Amerikano sa buong Pilipinas at dahil sa alituntunin na buo ang mga umaalab na damdamin ng mga Moro, damdamin na may galit sa mga dayuhang mananako. Dahil dito sumiklab muli ang digmaan sa mga Moro laban sa mga Amerikano. Kampante ang Estados Unidos na maipapanalo nila ang labanan sa mga Moro dahil ang kanilang kagamitan pandigma ay puro makabagong armas, samantala ang mga Moro ay lumalaban gamit ang taktikang luma pero epektibo. Ito ay sa kabila ng paggamit nila ng lumang rifle at kadalasan ginagamit nila sa labanan ang kanilang kris dahil dito sila umano sanay pagdating sa hand-to-hand combat battle. At nang tumagal ang digmaan, nagdesisyon ng mga Amerikano na makipagkasundo na lang sa mga Moro. Kaya ipinatawag ang mga high rank sultans and datos sa bawat lalawigan ng Mindanao. Kabilang dito si Sultan Kiram ng Sulu. Ang kasunduan ay hindi pakikialaman ng mga Amerikano ang kahit na anumang tradisyon o relihiyon na paniniwala ng mga Moro basta't sila ay magbayad ng buwis at ipamandato ang pagkuha ng sedyula sa lahat ng mamamayang Moro.
Dagdag pa dito ng mga Amerikano na gagawin ang bawat tauhan ng mga datos bilang Constabulary Army ng mga Amerikano. Mabibigyan sila ng pribilehiyo na gumamit ng makabago nilang armas. Ang iba ay natuwa sa kasunduan at sumang-ayon dito, at kabilang dito si Sultan Kiram ng Sulu. Pero ang iba naman ay hindi sumang-ayon at tinutulan ang kasunduan dahil para sa kanila ay panganib ang dala ng mga Amerikano sa mga Moro. Kaya nag-aklas sila at kabilang dito si Dato Panglima Imam Hasan. Itinuring ng mga Amerikano si Hasan at ang kaniyang mga tauhan bilang enemy of state, at dito nagsimula magtipon ng dagdag kawal ng mga nitibong Moro si Hasan upang depensahan ang kalayaan laban sa makabagong mananakop ng mga Amerikano. Itinatag nila ang pag-aalsang Hasan. Ito ay isang rebelyong Moro na pinangungunahan ni Panglima Imam Hasan at naganap sa Hulusulu noong digmaan ng Philippine-American War. Si Hasan ang commander ng distrito ng Luok ng Sulu sa ilalim ng Sultanato ng Sulu. Si Hasan ay huling anak ng Great Raja Muda Amang. Siya ang unang leader na tausug na sumalungat sa utos ng sultan na kilalanin ang kapangyarihan ng mga Amerikano para sa kapakanan ng kapayapaan. Para sa kanya, panganib sa Islam at lipunan ng Moro ang pakikipagkasundo ng mga Amerikano. Noong November 1903, kasama ang halos 400 na mandirigmang Moro, sinalakay ng grupo ni Hasan ang kampo ng mga Amerikano sa Hulu. Nakipaglaban sila ng ilang araw gamit lamang ang kris at lumang rifle. Matapos ang isang linggong bakbakan o labanan, ipinagpatuloy ng Panglima ang labanan noong Pebrero 1904 kasama sina Datu Laksamana at Datu Usap. Napas lang nila si Sultan Kiram na taga-suporta ng mga Amerikano at ang grupo neto sa labanan sa Pampang. Kaya dahil dito ipinag-utos ni General Leonard Wood na dakpin si Hasan kasama ang kanyang mga tagasunod, patay man o buhay. At ito'y pinangungunahan niya mismo ang 1,250 na sundalong Amerikano kasama si Robert Bollard ng 28th Infantry. Inatake nila ang kampo ni Hasan. Lumaban sila pero kinapos sila dahil hindi sapat ang kanyang mga tauhan sa kampo. Kaya nagresulta ito ng kanyang pagkahuli. Kaya nung panahon na iyon, winasak ni General Wood ang buong kampo ni Hasan. Pinatay at minasaker ang mga tao rito kasama ang bata, matanda, babae at kabilang dito si Dato Andung ng Mount Sulaiman. Ngunit nagawa ni Hasan na makatakas at tinipon niya muli ang kanyang mga juramentados upang ipagpatuloy ang laban. Hanggat sa isang araw noong March 1904, nagtagpo muli ang kampo ni Hasan at General Wood sa battlefield ng Budbagsak at inumpisahan ang digmaan. Nagkaroon ng matinding bakbakan, kris at sibat ang dala ng mga Moro pang-atake laban sa Krag rifle na may nakatalagang bayonet naman sa mga Amerikano. Hanggat sa na-corner ng mga Amerikano si Hasan, ngunit hindi ito sumuko hanggat sa kahuli-huli ng kanyang hininga. Nagtamo ng mahigit 30 gunshots si Hasan sa katawan at nagawa pa rin niyang makapatay ng sundalong Amerikano. Ika-34 gunshot nang siya ay lagutan ng hininga. Naging palaisipan sa mga Amerikano kung bakit kailangan pa magtamo ng 34 gunshot ang isang mandirigmang Moro bago ito matumba at mamatay ng tuluyan. Matapos ang pagkamatay ni Hasan isang araw habang tumatambay sa isang sabungan ang 8 sundalong Amerikano, meron isang huramentadong Moro ang hindi napigilan ng kanyang damdamin. Dahil sa pagpaslang kay Hasan, sinugod niya ang mga sundalong kano dala ang kanyang kris na sumisigaw na timbak ako, ibig sabihin barilin mo ako. Nakapatay siya ng 2 Amerikanong sundalo at nagtamo siya ng maraming gunshot sa katawan at tagawa pa niyang ihataw ang kanyang dalang kris sa sundalong kano at makapatay ito bago siya matumba at lagutan ng hininga.
Dahil dito naging problema ng mga Amerikano ang mga hindi mamatay-matay na mga juramentados na Moro. Nakarating ito sa high ranking ng military general sa Amerika, kaya isang scientista na si John Browning ang nakadiskobre na kaya hindi mamatay-matay kaagad ang isang juramentado. Ito ay dahil ang naka-issue na handgun para sa short range fight ay Colt M1878 revolver. Maliit lang ang bala neto kaya hindi masyado o makatama o makadamage ng vital organs ng isang tao. Dahil sa maliit lang ang bala, kaunti lang ang gunpowder na nakalagay sa basyo ng bala. Dahil dito, pinag-isipan mabuti ni Browning kung paano palalakasin ang tama ng bala sa isang tao at madali lang ito dapat gamitin. At dito niya dinisenyo ang Colt 45 Model 1911. Malayong malayo ito sa revolver dahil ito ay bimagasin na at semi-automatic. Mas malakas na ang tama ng bala dahil malaki na ang bala nito. At simula noon, ito na ang inisyo ng Amerika sa lahat ng sundalong Amerikano bilang kanilang pistol. Sa pagkamatay ni Hassan, maraming nagalit na Moro at isa na dito si Datu Pala na isa sa hindi sumang-ayon sa kasunduan ng dala ng mga Amerikano. Diniklara niya ang kanyang sarili bilang sultan sa kanilang pamayanan sa Budjahu, kung saan naganap ang makasaysayan pinakamadugong digmaan ng Moro Rebellion sa Mindanao. Pero yan ay ating tatalakayin sa susunod na video. Hanggang dito na lang, huwag kalimutan i-subscribe ang MOX1 channel para sa susunod o karugtong ng kwentong ating tatalakayin.